Daghang salamat. Mayong hapon, kanatong tanan. Ako si Carlo Nograles, congressman sa unang distrito sa Davao City. I'm 35 years old, happily married with 3 children. Duha ka lalaki and isa ka babae. In fact, this is my first time sa Iloilo City, pero naa mi roots din he. Actually, ang akong lolo, my lolo, Erico, the father of my father, is actually a Teruel Nograles. Meron ba tayo ditong Teruel or pariente sa Teruel or sa mga Nograles? So, na ako'y roots din sa Iloilo City, but it is my first time here. I am representing actually 9 young legislators. Pagpasok niyo dito, I'm sure binigyan kayo ng copy ng aming statement. At dun sa 9 legislators, 2 po yun nandito. Ako, pati si Congresswoman Alia Dimaporo. Now, sa 9 sa aming mga legislators, 3 sa amin may asawa na. Ang siyam, like si Alia, single pa. So, we're very young, and in fact, ang Congress ngayon, maraming mga young congressmen and congresswomen. Pero marami nagtataka bakit yung mga young legislators ang pro-life, bakit ang young legislators ang lumalaban against the RH bill. Na ang konsepto sa karamihan na kung matanda ka, dun ka sa, kasi old school, dun ka sa anti-RH. Pero kung bata ka, dun ka dapat sa pro-RH. Pero sabihan ko kayo na dyan sa Kongreso, karamihan sa mga kabataan, yung mga age, sabihin natin 40 years old and below or 45 and below ng mga congressmen and congresswomen are actually pro-life and anti-RH. Now, marami nagtatanong, bakit anti-RH kami? Bakit ang mga kongresista lumalaban against the RH bill? Hindi ba yung RH bill maraming magagandang provisions na, makakatulong sa ating bansa? Gaya ng ginawa ni Renaline, nagtanong siya dito kanina kung ano ang tingin ninyo ang ibig sabihin ng RH bill at ano ang nilalaman ng RH bill. Narinig ko kanina na may nagsabi that it is about knowing yung health mo sa iyong reproductive system, yung sa pagpanganak, sa pagkontrol ng population, para hindi mabuntis, etc., etc. So marami nagsasabi, bakit ba kailangan ng RH bill? Karamihan sa mga gusto ng RH bill, ang kanilang pananaw, okay ang RH bill dahil masyado ng maraming mga Pilipino. Yan ang unang-unang karamihan, malimit yan ang sinasabi ng mga pro-RH. Ang iba nagsasabi, kailangan ng RH bill kasi kung marami tayong masyado mga Pilipino, mas magkaroon ng poverty, mas mahirapan tayo, mas nagkakaroon ng kahirapan. Sino sa inyo ang naniniwala na dahil masyadong malaki ang population ng Pilipinas, kaya tayo naghihirap? Itaas ang kamay. Yan. Yan ang gustong iparating sa atin na mga nagpo-push sa RH bill. At yan ang premise kung bakit sinusuportahan ang RH bill. Eh, ang tanong naman po natin ay ganito. Totoo ba na kung masyadong maraming Pilipino at dahil masyadong maraming Pilipino, yan ba ang dahilan kung kaya't naghihirap ang Pilipinas? Well, unang-una, tingnan natin yung ibang mga bansa. Pag pumunta ka sa Singapore, sa Hong Kong, sa New York, dyan sa Amerika, makikita natin, kumpara sa Pilipinas, mas maraming mga at mas malaki ang population sa mga lugar na yan. Pero despite the fact na napakalaki ng population sa lugar na yan, bakit mayaman ang mga syudad na yan? Bakit mayaman ang mga bansa na yan?
Kung titingnan natin ang research, sinasabi ng research, may mga bansa na napakalaki ng population pero mayaman. Meron din mga bansa na malaki ang population pero naghihirap. Meron ding bansa maliit ang population pero mayaman. Meron ding bansa na maliit ang population pero naghihirap. So according to the economist at sa research, sinasabi nila, wala naman palang koneksyon ang population sa kahirapan. Hindi ko mo malaki ang population mo, automatic maghihirap tayo. Ang tanong, ang katanungan ganito, ano ba talaga ang nagkukos o ang dahilan ng kahirapan sa isang bansa? Ayon sa mga research, ang dahilan ng kahirapan sa mga bansa, ano? Corruption. Lack of education. Lack of jobs. Mababa na sahod. Pangit na infrastruktura, pangit na investment climate, armed conflict, lack of peace and order. Walang sinasabi na dahil sa populasyon yan, pero dahil sa mga ganitong mga issue. So, kung meron po tayong budget ng national government, hindi ba dapat gamitin natin ito para magkaroon ng sapat at magandang edukasyon ang ating kabataan para makapagbigay tayo ng maraming trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino, para i-improve ang atong infrastruktura, para mag-build ng magandang classroom, magandang kalsada, magandang health centers, para tigilin ang korupsyon at para magkaroon tayo ng peace and order. Yan po ang pino-forward namin at pino-push namin ng mga legislators dyan sa Kongreso. Ang sunod na tanong ko ganito, naniniwala ba kayo na in the future, ang Pilipinas maging part ng top 20 developed countries ng buong mundo? Naniniwala ba kayo na kaya ng Pilipinas maging isa sa top 20 developed countries in the world? Ngayon kasi, ang Pilipinas, nandun tayo sa mga kulelat na mga countries. Mababa ang ekonomiya, mababa ang rangko ng Pilipinas sa buong mundo. Pero meron study ang HSBC, ang Hong Kong Shanghai Bank, na sabi ng HSBC, sa 2050, ang Pilipinas maging number 16 sa buong mundo. No? Ma-overtake pa natin ang Japan, ma-overtake pa natin ang Russia. Kaya ng Pilipinas ito. At ayon sa HSBC report, kayang gawin ng Pilipinas ito. Bakit? Dahil malaki ang population ng Pilipinas. Dahil growing ang population ng Pilipinas. Dahil kung ikumpara natin ang Pilipinas sa ibang bansa, tulad ng Japan, tulad ng Russia, tulad ng Amerika, even China, ang population sa mga bansa na to bumababa. Ang mga constituents nila, ang kanilang countrymen, kumokonti. Pero ang Pilipinas, tumataas. Kaya sabi ng HSBC, pagdating ng 2050, dahil sa growing population ng Pilipinas, tutubo at mag-grow din ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang Japan, mag-shrink ng 30% dahil ang population ng Japan shrinking. Ang Russia, mag-shrink din ang economy nila, bababa din ng 30% dahil bumababa din ang population ng Russia. Pero hindi basta-basta ganyan na 2015 maging number 16 agad ang Pilipinas. Ang sabi ng Hong Kong Shanghai Bank, mararating lang ng Pilipinas yan kung gamitin ng Pilipinas ang pera niya para mag-invest sa education ng ating kabataan. Kaya nga nandito tayo ngayon sa forum na to, sa ating youth forum, para ipahiwatig sa inyo, iparating sa inyo mga kabataan na importante na ang ating gobyerno magpatuloy
sa kanilang suporta para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Ang problema sa RH Bill ganito, pag pinasa ang RH Bill, eh hindi naman basta-basta yan ipasa natin na walang budget. According to the RH Bill, pag mapasa ang RH Bill, kikilanganin ng 13 billion pesos para ma-implement ang RH Bill. Ang problema natin ganito, ang pera ng ating gobyerno hindi naman ganun kalaki. Ang pera ng ating gobyerno limitado. Ang katanungan ay, papayag ba kayo na mawalan ng 13 billion ang present budget ng ating gobyerno? Kasi pag kukunin natin ang budget ng gobyerno, that means makukunan ang budget natin para sa mga bagong school buildings, para sa scholarship ng mga kabataan, para sa mga bagong teachers, para sa mga health services para sa ating mga countrymen, para sa infrastructure, farm to market roads, health services, health clinics, hospitals, etc., etc. Eh may mga estudyante po tayo dito, nag-aaral sa state university. Pag kinunan po ng budget ang ating mga state colleges and universities, our state colleges and universities will be forced to increase their tuition fees in order for them to continue their operations. Sa Davao City, marami po tayong binibigay natin ng mga scholarships dahil naniniwala po tayo sa scholarship program. Meron po kaming state university dyan, ang pangalan ay University of Southeastern Philippines. At dyan sa USEP, through our budget sa Kongreso, nakakapagpaeskwela tayo ng 4,000 college students sa University of Southeastern Philippines. And that is made possible dahil meron pong binibigay na budget ang gobyerno dinadaan dito sa representante sa Davao City. Ang hindi ko gustong mangyari kung mapasa ang RH Bill ay sasabihin nila, pasensya na kung hindi na kami makasuporta sa scholarship mo. Pasensya na kung hindi na kami makasuporta sa state university mo dahil ang budget namin napunta sa RH Bill. Ito, imbis na scholarship ang ibigay namin, gusto mo, kondom pati pills na lang ibigay namin sa inyo. Ayan naman po ay napakahirap. Eh hindi naman natin kailangan ng condoms and pills. Ang tatanong ko sa mga kabataan ngayon, yan ba ang kailangan ninyo or edukasyon ang kailangan ninyo? Siyempre ang sasabihin ninyo, edukasyon ang kailangan natin. Hindi naman immediate para sa atin ang kinakailangan natin ang condoms pati pills. Yan ang hindi natin gusto na mangyari pag dumating itong RH Bill. So, ang isa pa, pag pinag-uusapan ang pregnancy, no? Ang laki ng gastos, 13 billion ang gagamitin natin para mag-prevent ng pregnancy. Eh ang tanong ko sa inyo, ang pregnancy ba ay isang sakit? Ang pregnancy ba ay isang disease? Eh hindi naman disease ang pregnancy. Hindi naman sakit ang mabuntis. Ang tanong, ano ba ang top killer diseases dito sa ating bansa? Sabi sa research, ang top killer diseases dito sa Pilipinas ay respiratory tract infection, pneumonia, heart disease, cerebrovascular disease, diarrhea, diabetes, pulmonary disease, tuberculosis, malaria, pati dengue. Kasama yan sa top killer ng mga Pilipino. Eh wala naman sa listahan na to ang pregnancy. Wala naman sa listahan nito ang pagbubuntis. So hindi ba dapat gamitin ang pera ng bayan para i-address itong mga disease at mga sakit na ito? Pangatlo, gusto ng gobyerno natin mabigay tayo ng mga libreng pills. No? Yung mga pills ibigay sa ating mga kababaihan para hindi na sila mabuntis. Ang problema, ganito. Alam nyo ba yung pills na yan, based sa studies sa States, sa Amerika, sa ibang bansa, based sa medical studies, yung mga oral contraceptive pills na gustong ibigay ng gobyerno sa mga kababaihan, nakakakos ng blood clot,
heart attack, stroke, hypertension, liver cancer, breast cancer, cervical cancer, at iba pang sakit. E ang tanong natin, bakit ang gobyerno natin gustong kunin ang pera ng bayan, magbili ng mga pills, ibigay sa ating mga kababaihan na yun ang baka maging dahilan ng pagkamatay nila at pagka-cancer nila? Eh, based sa RH Bill, pag pinasa ang RH Bill, maging mandatory na ang pagbibili ng mga pills at pamimigay sa mga kababaihan natin, despite of the risk that is being posed by these contraceptive pills. At marami pang mga questionable mga provisions ang RH Bill. Alam po ba ninyo, pag pumasa ang RH Bill, ang isang 11 years old na bata, 11 years old na bata, meron na siyang tinatawag ngayon na reproductive right na kumuha ng contraceptive, condoms or pills sa government health center. Ayan ba'y tama? Papayag ba tayo na ang 11-year-old, nako, anong 11-year-old? Grade 4, grade 5, pwede nang kumuha ng pills, pwede na kumuha ng contraceptive pills, pwede na magpakabit ng IUD pag napasa ang RH Bill. Isa pa, para sa mga doktor at gusto maging doktor, pag pumasa ang RH Bill, hindi ka na pwedeng mag-refuse kung may menor de edad na pumunta sa clinic mo at magsabi, "Doc, kahit 16 years old, kahit 15, 13 years old na babae, pupunta sa clinic mo at magsabi, 'Doc, gusto ko magpa-insert ng IUD. Pa-insert ng IUD. Under the RH Bill, ang doktor hindi na pwedeng tumanggi. Ano mangyayari sa doktor pag tumanggi siya? Sabihin ng doktor, "Nako, medyo hindi ko pwedeng gawin yan. Labag yan sa aking paniniwala. Labag yan sa paniniwala ko. Hindi ko pwedeng kabitan ng hindi kita pwedeng kabitan ng IUD." Alam pwedeng mangyari? Yang minor de edad na yan, pwede niyang kasuhan ang doktor at ang kawawang doktor pwedeng presuhin ng 6 months at pabayarin ng 20,000 peso na fine. Ganyan po kalupit ang nilalaman ng RH Bill. Bilang isang abogado, hindi ko matanggap ang mga provisions na yan. Hindi ko matanggap na pwedeng prisuhin ang doktor komo lang kay ayaw niyang maglagay ng IUD sa kanyang pasyente. And of course, alam natin itong nakalagay sa provision ng RH Bill na magkaroon ng mandatory sex education. Pero mandatory sex education, hindi lang sa isang year, hindi lang sa dalawang years, kundi 6 na taon, 6 years po. 6 years tayo tuturuan ang mga bata natin. 6 years sila tuturuan ng mandatory sex education. Eh ang katanungan naman namin, bakit kailangan 6 years para malaman ng mga kabataan kung ano ang reproductive cycle nila? Bakit kailangan ng 6 years para turuan ang bata sa kanyang reproductive health? Bakit kailangan ng 6 years? 6 years from grade 5 to 4th year, tuturuan ang bata regarding itong mandatory sex education. Kaya sabi namin, napakasobra naman yan. At ang balak pa nila, ang sex education, isasama nila sa lahat ng mga subjects na pwede. Kasama na dyan ang science, ang mathematics, araling panlipunan, Pilipino, English, baka pati PE, meron ding sex education na ituturo. Eh napakalupit naman kaya yan. So para sa amin, ito ay medyo labag sa konstitusyon. Ito ay medyo labag sa mga paniniwala ng karamihan ng mga Pilipino. Kaya kami mga legislators, medyo ayaw namin, hindi lang medyo, ayaw talaga namin sa RH Bill. At nilalabanan namin ito sa Kongreso para hindi mapasa ang RH Bill dahil napakalupit ng mga provisions ito. At ang aming lang hinihingi, ang kusa lang namin hiningi sa lahat ng mga taga-Iloilo na nandito ngayon at pati na sa inyong mga kamag-anak, mga pamilya ninyo, ang amin lang tanging hiningi sa inyo, aralin ninyo, pag-aralan ninyo ang nilalaman ng batas na ito para magkaroon kayo
ng basihan, ng basis to make a judgment kung saan ba tayo papanig dito. Marami pong salamat at magandang hapon po sa ating lahat.